Magandang araw mga kababayan, ito ang yung lingkod Lansang Aniwan na tayo makinig sa mga balitang nakakalito ating pong tunghayan. Ito na po. Hindi na po pinasakay sa mga pampublikong sasakyan ang mga pasaherong hindi pa bakunado o di kaya hindi pa kumpleto ang bakuna. Wala po yung ginagawa nila. Wala man lang ano. Partially vaccinated naman kami. Bakit hindi payagan? Ako, kawawa naman si ate. May first dose na, hindi pa rin pinasakay. Grabe talaga. Doon kayo masasabi na fully vaccinated. Warning muna ito sa inyo, ano? Balik na muna kayo sa kung saan kayo galing. Tignan nyo itong mga kasama nating mga construction boy. Kakarampot na lang kikitain. Siyempre, first dose pa lang. Kailangan daw second dose. Pati HBG. HBG mga kababayan, nalito na rin. Anong nangyari? Babaksin ako, second dose. Sa February 1, gagawin ko na lang. Babaksin na lang. Pati itong naka-first dose na, sa February 1 pala yung kanyang second dose. Aba, maghahanap na raw kinabukasan ng second dose. Ano yan, magpapakamatay na rin? Ganyan po talaga kahirap ang buhay mga kababayan, ano? Kung makay ka na ng public transport, you will need a vaccination card. Kung wala pong vaccination card, we will need a barangay certificate na yung punlakad natin is essential. Oh, yun naman pala eh. Magandang paliwanag itong IAC na ito eh. Pero bakit parang nalilito pa rin ako mga kababayan? Panuorin po nga natin mabuti. Ang mga nagbibisikleta, nasita. Agad namang nilinaw ng DOTR na hindi saklaw ng no vax no ride policy ang mga bisikleta. Pero posibleng dahil daw ito sa no vaccine no labas ng mga lokal na pamahalaan. Yung mga LGU ordinances po, meron din po siyang mga sariling prohibition. Maaaring yung task for disiplina po, i-enforce po nila yung ordinance na yon ng LGU. Oh, kaya pala ako nalilito mga kababayan. Tingnan nyo. Bakit magkakaiba tayo ng mga sinasabi? Iba yung sinasabi ng Constitution, iba yung sinasabi ng LGUs, iba yung sinasabi ng mga departamentong yan, yung mga IAC na yan, ano pa ba, LDFRB na yan, HPG na yan. Sino ba talaga ang pwedeng sundin at saka susundin natin, mga kababayan, no? Masisiraan ka ng ulo, mga kababayan, eh. Ito naman, kababayan, pakinggan naman natin yung pahayag ni Secretary Bello, no? Kung bakit ito ay nangyari ho kasi ang pangyayaring ito mga kababayan. Ito ay nung Lunes, noong January 17. Ngayon, ito naman yung pahayag po ni Secretary Bello ng Department of Labor. Pakinggan po natin. Kaya nakakalito ho talaga yung mga kababayan eh. Exempted ang mga workers. They are exempted. So, yung no right policy does not apply to them. Kaya nga na, sa alin na nakita ko sa TV eh. Umiyak siya. Meron na siyang isang naka one dose na siya eh. Dapat yun, pinakain na siya. Ayon po kay Mel Chanko ng GMA 7 mga kababayan habang ako ay nanonood, humingi na raw po ng pasensya, no? Yung mga kawani ng gobyerno na nagkamali at nagkaroon ng kaliduhan. Ito po, panoorin po natin. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pasaherong na perwisyo ng butas na pagpapatupad ng no vax no ride policy sa Metro Manila. Hindi po talaga tayo ng pasensya dun sa mga inconvenience po sir, no? Pero ang isinasang alang-alang lang naman po natin talaga yung kapakanan ng karamihan po, both the vaccinated and the unvaccinated po. Pero mga kababayan, dyan po nagtatapos yung ating mga kwento mga kababayan. At maraming salamat po sa GMA 7, ano? Ganun din po. Normal lang po mga kababayan ang magkamali kasi. Naintindihan mo naman po natin na lahat ng una at bago, may mga pagkakamali ho talaga dyan. Kaya ang gagawin lang ho natin, no choice ho tayo, wala tayong magagawa kundi intindihin lang po yung ating gobyerno. Sige mga kababayan, ha, yan lang po. Don't forget to subscribe my channel para po marami pa tayong video ang gagawin po. Salamat po.